hapon po sa inyong lahat. At ngayon naman, tatanungin natin yung ating mga Filipino magagandang mga dilat na mga panauhin. So, Kay, para sa iyo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? At paano magkaroon ng walang hanggan na pag-ibig? Sabay kayo. Kasi para po sa akin, sa part ko ha, may dalawa kasing klase ng love na masasabi natin pwedeng may forever, pwedeng hindi. Yung isa yung, ikaw yung first na na-in love, which is, in love ka. Pero yung taong mahal mo, hindi siya, hindi kanya mahal. May time na magugustuhan ka na niya, madedevelop siya sa'yo, which is the second love. So, kapag nagsama na kayo, masasabi mong kayo na, not sure na kung may forever kayo. Kasi yung taong unang na-in love, hindi mo masasabi na, ah, sa dulo ba ako pa rin ba yung gusto nito? Kasi yung pangalawang tao naman na nagmahal, na minahal ka, na-develop na sa sa'yo. Second love. So, dapat talaga pagka-love, sabay kayo. Parang love at first sight. Ako kasi naniniwala ko sa love at first sight. Yung ni Jedda, yung yanda, ay, sisi. 我觉得好像是只要你愿意为对方，就是帮他承担痛苦，或是甚至愿意牺牲自己的性命。 Meron bang, like, dapat pareho yung nationality or magkaiba para magkaroon ng forever na pag-ibigan or hindi kailangan na parehas yung nationality? Sa tingin ko po, hindi rin po importante yung nationality ng isang tao kung magkakaroon sila ng love na mabubuo sa isa't isa. Kasi po, ang pag-ibig, hindi lang laging tinitignan na yung kung ano, kumbaga sa physical po. Kumbaga, sikit ka, bilog ang mata mo, kung gusto mo maputi, gusto mo. Hindi mo lahat makukuha yung gusto mo, kung anong gusto mo. Kumbaga, kung anong dumating sa'yo, anumang nationality yan, pag umahal mo siya, makukuha mo siya, makukuha ka niya. At kung mahal nyo lang isa't isa, kayo talaga. It's not a matter about nationality. It's about love. Because in Taiwan, 其实台湾人很会离婚。 对，就算台湾人跟台湾人结婚，但是那个台湾人离婚的几率在世界排名前几名。所以我觉得这个同一国的人其实就算爱结婚，但是最后还是会离婚。那你说不同的人，不同国家的人，他们也会爱也会结婚，但是你觉得因为他们不同国家。 They have a different culture and language, so they will divorce. 我觉得那不对，因为其实同一国的会离婚，不同国家的人，我觉得不一定。 It's up to everybody, every family, every couple, every husband and wife. 所以我觉得这个问题对我来讲，我觉得不一定。 婚姻呢，我是觉得都没有什么差别，因为当然不同国籍它的困难度会比较高一点，因为有可能在语言上啦，还有一个文化思想，那重点是应该是说，即使是同一个父母亲生出来的兄弟姐妹，我想个性价值观，应该都不太一样，所以我觉得跟国籍没有什么差别。那老师，文化呢？你觉得文化会影响到永远的爱吗？如果不同国家的话，会影响到永远的爱吗？我自己觉得，虽然我没有认识外国人，但是呢，我觉得这可以克服。因为如果你是喜欢对方的，你想要跟他结婚，那你就必须要先去。 搜寻一下资料嘛，要去认识了解他的文化，甚至是他的语言，也要学习对方的语言，这样子的沟通呢，跟一个社交的话呢，会更好，感情会更好。我觉得啦，我觉得那个什么，那个结婚这种事情跟就是国家没有，就是跟你是哪一个国家的人没有认识，这没有什么太大的关系。 然后，因为就其实有很多人啊，就是也是一样啊，就是住在两个不一样的地方，可是他们还是彼此相爱，然后还是就是结婚什么的，对。然后我觉得就是。
觉得这跟就是这蛮重要的，是有没有就是互相的爱对方吧。如果你真的很就是很爱对方的话，你才不会就是因为什么距离啊，然后就是什么困难什么的，就是受到阻碍这样。Ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng isang mag-asawa or isang magkasama sa buhay para magkaroon ng walang mapapag? Para sa akin, ang pwedeng gawin ng mag-asawa, yung magkaroon sila ng kanya-kanyang trabaho. Tulad yung ano, yung pagpunta sa ibang bansa, magtrabaho sa bansa para makaikot. Tapos yung hindi naman pwedeng gawin, yung di ba pag nandito na sa ibang bansa, yung makahanap, magkaroon ng ibang love life, magkaroon ng ibang affair. Yun yung hindi nila dapat gawin pag nasa ibang bansa. Kasi masisira talaga yung ano nila. Magkaroon ng forever na pag-ibig. For me, love is generous. 其实看那么多电视，看那么多电影，我是觉得应该是有嘛，只是就是说看你怎么去维持这段感情，维持这段婚姻这样子，然后大家要互相包容，互相。因为最近很多年轻人不相信永远的爱，他们都在问有永远的爱吗？我觉得没有，可是我自己吓到，那 surprise 啊，我可是用 poll natin ngayon。Ang nanalo, ang nagwagi ay yes. Tadya, hai sa'yo, siyang sinan ay, yung yan dahay. So, siwang, hai sa'yo, yung yan dahay. Dima? Sa'yo! Sa'yo! Sige, sige, tadya. Maraming salamat. Hanggang next time. Bye-bye!